Hello guys, so nandito na naman kami sa pinaka favorite ko when it comes to dessert dito sa lugar na ito. Ayan, ZenQ. Ayan, ZenQ dessert. Diyan kami talaga gustong pumunta ni Peter kasi nandito kasi yung pinaka favorite ko na dessert. So, ito yung ano nila, yung kanilang schedule, kung ano yung time na pag-open at pag-close nila. So, yan. So, pasok mo tayo sa loob. Ayan, wala masyadong customer this time. So, yan yung gusto kong orderin. Yan, yun kanilang pinaka-signature sa place na ito. Ayan, yung gustong-gusto ko talagang orderin. Yan yung nasa loob nung lagi kong ino-order. Yung ZenQ signature na ano nila, na kanilang best seller. So diyan pwede kang mamili kung anong flavor gusto mo ilagay. Ayan siya. Ayan, nandiyan napakalaki ng ano ng picture. Ayan, may ice cream, may lotus seed. Ayan yung nasa loob ng kakainin mo. So ayun siya. Ayan, ang ganda-ganda. Napaka-peaceful dito sa loob, guys. Si Peter naman that time ay naghahanap ng order namin. So, in order muna namin is yung drink. Tapos, mamili na kami kung anong dessert ang gusto namin. So, yan yung mga nakalista sa kanilang mga dessert na paninda. So, of course, lagi ko namang ino-order ay dessert lang talaga yung lagi kong ino-order dito. Hindi ko na-trinay yung iba nilang dessert kasi kung ano yung gusto ko, yun na yun. Lagi kong binabalikan. Ayan siya. Sabi ko, yan yung gusto ko. Yung signature, ano nila. Pinaka-bestseller. Tapos pinapili ako anong klaseng ice cream yung gusto kong ilagay. So, yan. Of course, lagi ko namang gusto ilagay lang sa ano ko is yung green tea. So, si Peter naman, nagpili din siya. Yan yung pinili niya. Nagpili siya ng sa kanya. Ito yung ano talaga. Yung dami lang pwedeng pagpilian dito sa lugar nito. Kung gusto mo ng dessert, laging madami sila. Minsan madaming mga topper that time. I think ano kasi yan yung parang hindi pa talaga uwian ng mga tao or kasi mas medyo maaga kami pumunta dyan. So, yung iba siguro busy pa. Or, baka tapos na din sila kasi, ewan ko. Wala, basta that time, walang masyadong tao. Kami lang yung nasa loob. Ayan. Wala masyadong tao. Napaka-peaceful. Ayan siya. Yan yung pinaka-bestseller nila. So, yan yung pinaka-malaki yung poster na nakalagay sa loob ng kanilang store. So, dito pwede din silang mag-accept ng order through Food Panda, tsaka Grab, ganyan. Ayan po. Ang dami talagang dessert dito, guys. Daming mapapagpilian. Makasasatisfied ka talaga. May mga fresh fruit din sila dito. Ayan, malinis yung paligid. Maliit lang siya, pero tamang-tama lang talaga pag may pumunta. At saka meron naman sila mga upuan din sa labas. So, kung gusto mo sa labas, kung gusto mo rin sa loob, okay lang. So, ito yung lagi kong ino-order pag pumupunta kami sa ZenQ. Ang tawag dito ay signature grass jelly ng ZenQ. So, yan si Peter. Kasi nga, masyadong mainit yung panahon. So, nag-order kami niyan para makool yung ano namin, mag-feel cooling. Kasi dito talaga, guys, so many days na sobrang init. Kaya ganito yung voice ko dahil nga sa umuulan dito, uminit, umulan. So, hindi mo ma-predict yung panahon, tapos bigla na lang aambon. So yun, minsan ang init-init tapos biglang aambon, tapos nasa labas ka, syempre mauulanan ka. Ayan, kaya nagkaganito yung boses ko. But
with the help of our mighty God, medyo okay na ako. Hindi kagaya nung last week na masama talaga yung pakiramdam ko. So, yan yung pangalan, ZenQ Signature Grass Jelly. Yan yung lagi kong ino-order. Ayan, may mga sagu-sagu dyan. Tapos, may ice cream din yan. Tapos, may iba pa silang hinalo dyan na hindi ko alam yung name. So, may crushed ice dyan. At saka, yan nga, yung jelly yung tawag nila dyan. Basta para sa akin, napakasarap nito. Ang pinaka-favorite ko talaga kasi hindi mo may... Masarap siya. Talagang iba yung lasa niya. Hindi siya yung common na nabibili lang sa ibang store. So talagang nila yan. Yung signature nila na dessert yan dyan sa ZenQ. Kung napanood niyo yung isang video ko, di ba yan din yung kinain ko? Kasi yan lang nga yung lagi kong ino-order dito sa lugar na ito. So yan, ang sarap. Pinapakita ko sa inyo yung may mga sagu-sagu. Pero, syempre, mas masarap pa rin talaga yung halo-halo ng Pilipinas, di ba? Pero each country kasi, may iba-iba kasi sila na yung talagang masarap na yung pang-cooling. Pero sa akin, dito sa location namin, kung saan kami, dito sa Bintulo, Sarawak, Malaysia, yan yung pinaka-favorite ko dito. Yan siya. Kasi nga, hindi lang siya yung dessert na nakakabusog din siya kasi ang dami niyang mga parang may rice na sticky rice siya na ginawang dessert. So that time dumating na din yung order ni Peter, yun may ice cream tapos may cherry siya sa top. Look very delicious also. Yan naman ay crispy waffle yung tawag dyan. So napakasarap niya, ayan. Super enjoy ni Peter. Ayan siya, may mga sparkle pa na iwan ko anong tawag dyan. So, yan yung tawag dyan, crispy waffle. Special. Kaya pala, kailangan mo pala lagyan ng special para iba yung i-serve sa inyo. Kasi kung crispy waffle, walang mga ganyan-ganyan. Simple lang, kagaya nung in-order last time ni Peter, iba yun. So, yan, binigay sa akin yung cherry. Sarap ng ng food nila dito, guys. Tapos, napaka peaceful. Nag-voice over lang ako kasi may music kasi sila dyan. So, nag-voice over na lang ako. Kung walang music, hindi ako talaga ako mag-voice over. Kaya lang, syempre, kailangan natin na, for safety reason, kailangan, voice over na lang at saka walang music. So, yan. Nakalimutan ko pala lagyan ng milk. Kaya pala iba yung taste niya. So, ngayon, may milk na. Lagi ko yung nakakalimutan yung paglagay ng milk. Kaya, masarap naman siya kahit walang milk. Pero, pag may milk, syempre, mas masarap. Si Peter. Ganyan pala kainin niya. Lagyan ng, delicious daw. Simple lang naman yung namin, yung mga gusto namin kainin. Pero, this time kasi, kailangan namin ng control na yung anong kakainin namin kasi nga, syempre hindi na tayo bumabata, no? Yung pag-digest ng mga fat sa katawan natin is mas mabagal na. Unlike nung bata pa tayo, mas mabilis. So, kailangan once in a while lang talaga kami pumupunta at kumakain sa mga dessert place. Tas usually sa bahay na lang talaga ako nagluluto. Kung kahit na lang yung maisipan ko. So, yan. Tapos yan din yung kay Peter. At least once in a while, punta kami dyan pag sobrang na talaga yung parang mainit na yung panahon. So dyan kami pumupunta. Pero hindi yung maybe once a month yun, ganun lang yun. Or after 2 months, ganun, pumupunta kami dyan. Pero hindi talaga yung every weekend or what. Hindi namin ginagawa yung ganun kasi nga, kailangan mag-control din kami sa food na kinakain namin. So, ito, sobrang enjoy ko dyan. Gusto ko talaga kumain ng may mga jelly, may mga sago. Ewan ko ba, ang sarap-sarap. Parang, iba yung taste ng gustong-gusto ko yung mga ganyan, yung, lalo na yung mga
Jelly yan, yan. Gustong gusto ko yan. Yan. Jelly na yan. Tapos may mga maraming ice. Ay, ang sarap-sarap. Nakaka-refresh, nakaka-cooling yung ano, pag ganyan yung kinakain natin. Lalo na sa panahon ngayon, sobrang init talaga. Hindi ko ma-imagine ang init dito, guys. Masyadong, ay nako, sobrang init talaga. Kaya ang hirap, hindi nga kami laging lumalabas kasi nga masyado nang mainit dito. Naawa nga ako dun sa mga nag-work sa ano, yung mga sa roadside. Syempre alam natin kung gaano ka init, 'di ba? Sana magdala sila ng maraming tubig kasi nga mahirap ma-dehydrate pag sobrang init ang panahon. So yan, kain pa rin si Peter, ako din kain. Ayan siya. Oh, ang sarap. Ano, vanilla yata yung ano niya dito. Sabi niya, kung gusto ko ba daw ng ano, ice cream, sabi ko, hindi na, hindi na. Nag-offer kasi yan ng food si Peter. Kaya lang, ano ako eh, contented na ako kung anong kinakain ko. Siyempre, kailangan din mag, ano, kailangan din niya mag-enjoy sa kung ano man yung kinakain niya. Ayan, o, oh, diba, enjoy na enjoy. Ice cream, tapos, ano, crispy waffle. Ayun siya, sabi niya masarap daw talaga. Ako naman din ay nag-i-enjoy dito sa kinakain ko na ito nga, signature grass jelly ng ZenQ. Ayun siya. Ay, when ah, ano ba yan? Zen, ayan, ZenQ nga. Ayan siya. Kalimutan ko tuloy kung anong pangalan ng place. Pasensya na, matanda na ako. Madali talaga makalimot. So yan, nag-taste ako ng kanyang ice cream. Sabi niya, taste ko daw yung ice cream niya. Ayan. Gusto niya ipakuha sa akin yung buong ice cream. Ayan, siya ganyan, kagiver si Peter. So yan, ihalo ko naman yun sa ano ko, yung sa kinakain. Ayan. Tapos si Peter, oh, enjoy na siya sa ganyan. Ako naman ay enjoy din. Thank you for watching. Have a great day, everyone.